Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa ating lahat at welcome sa ating pagdiriwang ng Banal na Misa. Ngayon din sa ating mga kapatid, kasama natin online o sa ating live streaming, samahan niyo po kami sa ating patuloy na pagdarasal sa paghingi ng pasasalamat sa ating Panginoon, gayon din para sa ating mga intensyon sa tulong gabay ng ating mahal na patron, Santo Padre Pio. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang patay na si Nabat, sinabi ng Panginoon kay Elias na taga Tisbe, "Madali ka, puntahan mo si Haring Akab. Makikita mo siya sa Jezreel sa ubasan ni Nabat. Naparoon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya, ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Isa kang mamamatay tao. Ngayon na may pangangamkam ang ginagawa mo. Kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabat, doon din hihimurin ng mga aso ang iyong dugo." Sinabi ni Akab kay Elias, "Narito ka na naman, mahigpit kong kaaway." Sagot naman sa kanya ni Elias, "Oo, hinahanap kita uli sapagkat nagumon ka sa kasamaan. Malagim na parusa ang babagsak sa iyo." Ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, "Itatakwil kita, dilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Parurusahan kita tulad ng ginawa mo ko sa angkan ni Jeroboam na anak ni Nabat at sa angkan ni Baasa na anak ni Ahiyas. Sapagkat ako'y ginalit mo
at ibinulid mo ang Israel sa pagkakasala. Ito naman ang sumpa laban kay Jezebel. Kakanin siya ng mga aso sa nasasakupan ng Jezreel. Sino man sa angkan ni Akab ang mamatay sa bayan, ay kakanin ng mga aso. Sino mang mamatay sa bukid, ay kakanin ng mga uwak. Dahil sa mga sulsol ni Jezebel, nagumon si Akab sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Sumamba rin siya sa mga diyos-diyosan gaya ng mga Amoreyo na pinalayas ng Panginoon pagdating ng bayang Israel sa lupaing iyon. Nang marinig ni Akab ang mga sinabi ng propeta, ginawak niya ang kanyang damit, nagsuot ng sako at di hinubad iyon kahit sa pagtulog. Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Elias, hindi mo ba napansin kung paano nagpapakababa sa harapan ko si Akab? Sapagkat nagpakababa siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, parurusahan ko ang kanyang angkan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuhay. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalan tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang kasalanan ko'y iyo nang limutin, lahat kong nagawang masama'y pawiin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti
at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kaibigan, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Be perfect as your Father in heaven is perfect. Maging ganap kayo gaya ng inyong amang nasa langit. Ngunit hindi ba hindi tayo perpekto? Hindi ba mahirap maabot ang ganitong uri ng kalagayan bilang tao? Ang sinasabi sa atin ng Ebanghelyo na maging ganap, maging perfect, as our Father in heaven is perfect, ay yung pagsusumikap, gawin at sundin ang kalooban ng Panginoon. Sa pamamagitan ng ating pagsusumikap, gaya ng huwag sana tayong magkasalang muli. Ngunit totoo ba iyon? Hindi ba tayo nagkakasalang muli? Sinasabi sa atin ng pari kapag tayo'y nangungumpisal, humayo ka at huwag nang magkasalang muli. Ngunit hindi naman talaga ito mangyayari. Sa anumang paraan ay nagkakasala tayong muli. Ang ibig lamang sabihin nito, mga kaibigan, ay patuloy tayong magsumikap sapagkat para sa Diyos, sapat na ang pagsusumikap na maging banal, sapat na ang pagsusumikap na huwag magkasala, sapat na para sa Diyos ang magsumikap maging perpekto sa ating pananampalataya. Narinig natin ang unang bahagi ng ating Ebanghelyo, sinabi sa atin ni Kristo na ibigin natin ang ating mga kaaway. Sapagkat kapag ang ating mga kamag-anak o mahal sa buhay o kaibigan lamang ang ating iibigin, ano pang gantimpalang meron tayo? Tiyak ang mga ito ay magbabalik din ng kanilang pag-ibig, ng kanilang pagmamahal sa atin. Muli, hindi garoon. Kabilis at kadali, ibigin ang ating mga kaaway. Depende sa klase ng mga bagay na kanilang nagawa. Kaya naman mga kapatid, sa salitang Griego, ang pag-ibig na tinutukoy ni Kristo ay hindi iyong eros or filial love. Ang agape love ang tinutukoy ni Kristo. The unconditional love, kung saan tanging sa tulong at gabay ng ating Panginoong Hesukristo lamang makakamit ang mga ito. Ang ibig sabihin sa ating pagmamahal sa ating kapwa, kahit na ba ito ay may nagawa na hindi maganda sa atin, mahalaga ang pagpapatawad. Muli, sa pagpapatawad, hindi nangangahulugan na walang hustisyang magaganap. Sa ating pagpapatawad, tanda ng ating pagmamahal sa ating kapwa, hinihingi pa rin natin kung anong nararapat. Muli ibabalik ko kung natatandaan natin ang nangyari kay Pope John Paul II. Nung siya ay barilin, matapos na makarecover, ay pumunta sa kulungan at pinatawad ang bumaril. At nang dahil doon, sinabi, hindi naman ibig sabihin sa pagpapatawad, hindi mananatili sa kulungan ang taong iyon. May pag-ibig at sa pag-ibig may pagpapatawad, ngunit kung kailangan ng hustisya, kailangan ibigay. Ito ang nangyari sa ating unang pagbasa na narinig noong ipadala
ng Diyos si Elias sa hari sapagkat ginamkam nila ang ubasan. Marahil hindi nakapaghiganti ang kamag-anak ng may-ari ng ubasan, ngunit ang Diyos ay gumawa ng paraan upang mabigyang hustisya ang nangyari sa kanila. Sa ating buhay, kapag pinaubaya natin sa Panginoon ang ating mga sarili at kalagayan, ang Diyos ay gagawa at gagawa ng paraan upang makamit natin ang ating hinihiling, ang ating hustisya na hinihingi, ang pag-ibig na ating hinihingi sa Kanya. Manalig lamang tayo mga kapatid sa ating patuloy na pagdarasal. Huwag tayong manawa tawagin ng Diyos sa anumang kahilingan at pasasalamat na ating ibabahagi sa Kanya, sapagkat Siya ay patuloy na nariyan. Sumunod lamang tayo sa kalooban ng Diyos at manalangin sa tulong ng Inang Maria. Amen. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos ang mga pangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong mga angkang angking katauhan na dapat pagpakanin at pangalagaan at iyong dulutan o dinudulutan ng banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa kanan.
ko hindi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, kasama ni San Padre Pio, na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pagsitayo po lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa akin, ang kaliwang mo, sundin.
sa aming mga sala. Para na pagpapatawad namin. Sala ka pa, sala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo po muna para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiskan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon, sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 6 ng gabi. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na 10 ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panitilihin natin ang kalinisan.
katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mangyaring ilabas ang lahat ng nais pabasbasan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Bago ang huling pagbabasbas, maraming salamat sa inyong pagdalaw at pagpunta dito upang sabay-sabay na manalangin sa pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Maraming salamat din sa lahat ng nakasubaybay, nanood at nakinig sa ating banal na misa dito sa pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Nawa sa ating mga gawain at kahilingan, gayon din sa ating pasasalamat, dinggin ng Panginoon sa tulong ng ating mahal na patron, Santo Padre Pio. Ano man ang inyong mga gawain sa araw na ito, nawa kayo ay basbasan ng ating Panginoong Jesucristo, lalo na ang inyong mga pamilyang nasa inyong mga tahanan, ang mga kapatid nating, mga may karamdaman, yung mga nasa bahay at sa paggamutan. Naway basbasan din ang inyong mga gawain, lalo na ang inyong kalusugan at hanap buhay. Maraming salamat po sa lahat ng mga naglingkod sa pagdiriwang ng banal na misang ito. Sa inyong lahat, maraming salamat sa paglalaan ng inyong oras at panahon upang maganap ang misang ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.